Hello guys. Dito naman tayo guys, no? Sa ating tutorial. Sa content na to guys, gagawa tayo ng isang ilaw tapos dalawang switch, no? So guys, karamihan ginagamit to guys sa mga may second floor, no? So kung gusto mo, papatayin yung ilaw natin sa pag-akit mo sa second floor, no? May switch dito, and then pag gusto mong bumaba, alam mo, nasa baba ka, tapos gusto mong patayin yung ilaw, pwede mo rin patayin sa baba, no? So, bali dalawa yung switch niya, bali sa, isa sa second floor, isa sa ground floor, no? So, ito guys, papakita ko sa inyo, no, na yung tutorial natin na step by step, papakita ko sa inyo kung paano gagawin, no? So, umpisa na natin guys. Dapat guys, meron tayong wire, no? Yung wire natin na siguraduhin natin na medyo makapal to, no? Ito kasi gamit ko natin guys, kulay yellow yung gamit natin, no? Kasi walang available na wire. So, yellow yung ginamit natin na 3.5 na stranded wire, no? So, ito yung ginamit natin. So, tapos, kailangan dapat meron din tayong switch, no? Ito yung switch natin guys. Ito yung switch na to guys, ito yung tinatawag na three-way switch, no? Ito yung three-way switch. So, pag nag-assemble tayo ng isang gaya nito guys, na dalawang switch sa bahay, so, dapat three-way switch yung gagamitin natin, hindi yung switch lang na ordinary, no? Nasa labas. So, umpisa na natin guys, no? Bali, sasalpakan natin itong ating switch, no? Ayan. So, meron tayong dalawang switch dito. So, ganito guys, nung una, kung mapansin natin, meron ditong number, no? 0, 0, and then 1, and 3. So, ngayon guys, ang gagawin natin, yung wire na 0, maglalagay tayo ng isang wiring dito, no? Yan, itong isang wire guys. Papasok natin dito. And then, papasok natin dito guys. Yan, sige, tanggay mo natin, no? Parang di nakapansin. Itong wire na to guys, papuntang breaker to guys, no? Ito sa breaker, sa line 1. So, mamaya, kukunik natin yun, no? From line 1. Or, pwede rin naman natin kukunik na ngayon, no? Siguraduhin nyo lang guys na ating breaker ay naka-off, no? Ito, naka-off na to. Ayan, naka-on, then off. So, lalagyan natin yung ating line 1, no? Kukunik natin dito. Pwede naman yung guys, no? Ito yan, ang una, no? Ayan. So, nakakulik na yung ating wiring. Sa line 1. Sa line 1 pa lang yan guys, ha. Titipan na lang natin para panigurado, no? Hindi ko na gagandahan yung gawa natin guys, no? Kasi short tutorial lang to guys. Kaya hindi ko na rin nilagyan ng flexible na hose, no? Bali, mabilisan lang yung tirada natin. So ngayon guys, kung mapapansin mo, meron 0 and 1 and 3, no? So yung galing sa line 1 natin guys, galing breaker, ito, line 1. Ayan. Ayan. Dapat pati yung wire ng galing sa breaker nakapasok sa ating junction box, no? Ayan. Dapat nakapasok siya rito. Okay. Then, masyado mahaba yung wire natin guys eh. Pero okay lang, maganda mahaba kasi para may allowance tayo. So, ito yung naging connection niya, guys. No? Yan. So, yung galing sa line 1 natin, guys, papasok natin yun sa 0. Ito. Kukunik, paano kumunik sa 0? Balik, gaganito lang natin, guys. Oh. Sasalpak na natin dito. Kulik niya yung ating 0, no? Line 1. So ngayon guys, ang ni-next natin, yung 1 and 3, lalagyan natin ang dalawang wire. Ito. Kahit baliktaran yan guys, walang problema yan, no? Sasalpak natin. Yan. Okay, nakasalpak na yung dalawang wire, no? So yung dalawang wire na yun, dire-diretso yun sa kabilang switch natin, no? Bali yung nakalagay dito guys, 1 and 3.
And then sa kabilang switch naman natin, 1 in 3 rin, no. Turin natin kaabit. So, yun guys, sige, turin natin. Salpak natin dito, and then pasok ko naman sa kabila. Okay. So, nakakonnect na yung ating dalawang wire, no. Guys, gaya yung sinasabi ko kanina, no. So 1 in 3 lang siya, no. Pwede baliktad, pwede in 3, pwede in 1. Basta walang polarity dito, guys, no. So salpak na natin. Ayan. Okay. So last na lang, guys, no. May isa pa tayong bakanda rito. So papakita ko sa inyo kung paano natin makonikan ng ating wire dyan. So yun nga, tapos na tayo sa isa. Tapos ang gagawin natin, guys, kukuha pa tayo ng isang wire na galing naman dito sa 1, ay sa 0. Sorry, sa 0, lalagyan natin ang ating isang single wire, no? Ganun din, 3.5, ano din, no? Mm. So, papasok ulit natin dito sa ating box. Utility box. Ayan. So, nakapasok na siya, guys. Papasok din naman natin sa ating junction box, no? Ayun. So, nakapasok na. So, kung maalala nyo, guys, sa line 1 natin, tapos na tayo, no? Sa line 1. So, ang bakante natin is line 2. Ito. So, paano i-connect sa line 2? So, ganito, guys. Ang gagawin natin, itong galing sa ating ilaw, ito yung ilaw natin, no? Kung mapapansin nyo, guys, no? May ilaw tayo. Yan. Meron namang ano yan, guys, eh. Meron siyang pinakadulo, yung pinaka connection ito, no? Sa baba. So hanapin nyo lang yung, guys, yun yung dadalhin nyo rito. So paano hanapin? Bali, ganito gagawin natin. Titingnan naman natin, no? Yan. Yung ating pinaka-center, ito. Itong wire na to, guys. Hanapin lang natin yan. Ito, sundan lang natin. And then nakita natin ito. Yan, yan, yan. Okay, tilupi ko na para may ano tayo. Yun, guys, pinakita ko lang sa inyo, no, na yun yung sa center na yun, yun yung i-connect natin sa switch, no, dito. Okay, so sana yung tinupin natin ng wire, ito yung tinupin natin ng wire, yung galing dito sa switch na 0, guys, papunta doon sa may center ng ating terminal ng lights, no, ng bulb. So connect natin, ayan, kaya na pa natin. May connection na yung ating center, no? Sa line 2. Titipan natin para panigurado tayo, guys. Ayan. So, ito yung nagiging wiring niya, guys, no? Mga pansin natin. Ayan. Lalagyan lang ng tornillo to, guys. Hindi ko na lalagyan kasi. Ano lang naman to. Ito, guys, yung mga wire natin. Sa actual nito, meron itong ano, flexible hose, no? Na tinatawag. So, hindi ko na nilagyan. Gawa ng mabilisan lang tayo. So, guys, sana nasundan niyo yung ginawa ko, no? So, ngayon, guys, kung mapapansin natin, may bakanting dalawa. Ito yung line 2 natin, galing breaker, no? Galing breaker yan. So, ang gagawin natin, papasok na natin si wiring. Masyado mahaba yung wiring ko, guys, no? Pasensya na, hindi ko natansya yung, ano, putol, no? Yan. Ipukunik natin yung ating kabilang, yung ground natin dito sa ating, ano, sa ating terminal ng bulb. Kukunik natin doon sa line 2. Ha? Ayan, nakakunik na siya sa line 2. Ayan. So, kumaya, guys, gagawa ako ng diagram, no, para makita nyo kung paano ko ginawa. Oops, tiga. Natanggal yung ating line 1. Medyo makapal kasi yung wiring, guys, no? Kung sa actual kasi nito, guys, maganda yung pagkaka-tapping nito, no? Bagay sa atin, ano lang naman kasi ito, basic tutorial lang, no? So, hindi ko na ginandahan. Mahalaga, nalaman natin, no, kung ano yung connection ng ating switch. So, yun, guys, tapos na yung ating wiring connection, no? So, may mga cover yan. Ito, may mga cover dito. Hindi natin nilagay, no? So, tapos na yung ating connection, guys, ng ating switch. So, nakakonnect rin tayo sa ating breaker natin. So, gagawin natin, guys, sasaksak ko na, no?
Ayan. So yun nga guys, no, nakasaksak na tayo. Pwede naman natin testerin. Gamit tayo ng manual tester. Kung mayroon siyang shorted, no. Tingnan natin guys ha, kung may shorted, no. So continuity lang tayo. Okay, so walang short, no. Okay, walang short. Kaya tanggalin natin yung ilaw natin. Okay, so ibig sabihin guys, wala siyang short. Hindi siya shorted, so safe yung mga wiring natin. So, ang next na step natin guys, ipapower on na natin yung ating breaker, no. I-on ko na, ha. Ayan. So, parehas naka-off yung ating switch guys. Ngayon, ang gagawin natin, power on natin dito. Ayan guys, hinawakan mo na lang kasi may defective yata yung ating breaker, no? Ayan, hinawakan mo lang. So, naka-power. O, ayan, naka-off. Naka-on dito guys. Pwede nating off dito. Pwedeng on dito. Pwedeng off dito. Pwedeng on dito. Halimbawa, ikaw, nasa second floor ka, no? In-on mo dito. Tapos, madilim yung daanan. Hindi mo pwedeng off to yung sa second floor kasi wala kang dadaan, no? Madilim. So, ang gagawin natin, naka-steady lang yan na naka-on. Sa first floor ka na, mag-o-off ng ating ilaw, no? Pagbaba mo ng second floor, bumaba ka, nasa first floor ka na, so, pwede natin i-off yung ating ilaw, no? So, ngayon, kung paakit ka naman, guys, on natin, tapos pagdating natin sa taas, off natin, no? So, ganun lang, palitan lang, guys, no? Karamihan na ginagamit kasi ito guys, yung ating switch na to sa mga, halimbawa, dalawa yung kwarto, no? Isang kwarto, no? Isang kwarto, dalawa yung pintuan, no? Pwedeng ilagay sa kabilang pintuan, pwedeng sa kabilang pintuan, no? O kaya sa labas, no? Kahit saan, pwede nating testingin ito, no? So, matalas talaga ginagamit ito sa second floor, no? Second floor, third floor, open. Basta nasa taas yung isa guys na hindi para tinatamad ka. Kaya sa hotel, no? Kaya sa bahay mo, sa kwarto mo, mayroon doon sa pintuan isa, tapos sa higaan mo sa bed, sa taas ng bed mo mayroong switch doon para kung tinatamad ka ng tumayo, pwede mong patayin dito. Pwede ka mag-on off, no? Hindi ka na tatayo para patayin mo doon sa pintuan, guys, no? So ganun lang guys, ganun lang sa kadali. Sana na nakuha niyo yung ating wiring, no? Sana nasundan niyo ano na lang kayo, balikan nyo na lang yung ating mga video, no, para at least para masundan nyo guys, no. Mamaya guys, gagawa ako ng isang diagram, no, para ipakita sa inyo kung paano ko kinonect, no. Okay, sige guys, kung nagustuhan nyo yung video ko guys ngayon, yung tutorial ko, sana subscribe nyo naman ako sa akin channel, and then hit nyo na rin yung notification guys para masubaybayan nyo yung mga bago kong video, no. Ating gagawin. Next guys, gagawa na naman tayo ng iba, no? Para magle-level up na naman tayo. Kasi step by step nga tayo guys, no? So eto guys, may nag-request kasi sa akin ito na isang followers ko, no? Na sa YouTube, na sabi niya, next sir, bali ano na yung guys, no? Sabi niya, next sir, yung three-way switch naman para at least alam namin kung paano yung connection. Ayun nga, sinunod natin guys, no? So ito, nagawa na natin. Sige guys, balikan ito na lang, ano, kung may gusto kayong malaman, and then gusto nyo ipa-tutorial sa akin, no? Para maipakita ko sa inyo kung paano yung mga connection. Request lang kayo guys, no? Comment below lang para at least alam ko kung ano yung mga susunod natin gagawin, no? Gagawa natin ng tutorial lahat guys, kung ano yung mga gusto nyo gustong malaman, no? Hindi lang sa technician guys, eto, alam na rin ng mga technician to, no? So, ikaw, kung nasa bahay ka, halimbawa, siyempre, bago ka gumawa ng mga ganito guys, no? Dapat siguraduhin nyo na yung breaker natin ay naka-power off, no? Para iwas tayo sa disgrasya guys. So, eto guys, yung content nato guys, bali, pinakita ko lang naman sa inyo kung paano yung basic na tutorial ng ating wiring.
actually hindi naman talaga to basic na basic, no, medyo pahirap din to, talagang pinapag-aralan to, guys, no, hindi pwede to sa yung wala namang alam sa pan talaga. So yun nga, guys, no, ingat-ingat na lang tayo, guys, no, tutorial lang naman ito, guys, no, basis sa ating experience, no. So okay, guys, thank you, guys, no, bye-bye.